Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko, ha. Kasi pahing kita eh. Sige, sugod, laban. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. Kumbi, ng mga inaapi. Na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Banan ng katiwalian. Sige, sundo, laban. Sige, kaibigan. Huwag kang mataan at mga kababaihan. Inyong tingin, sinin niya katuran. Inyong bigat, ipapalitan ng iti sa kanya. Piling lupa, di mapapagod yan. Ang ating mga kaibigan, sa patid sa radyo, araw'y makukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong is s**t, God, tarapat, hindi kinatapakutan ng salot sa lingkungan. Ikaw yung amo, hindi mo alam, anong kaklaseng amo? Tarapat, itong piskal na ito, Sir, pinagpilitan niya ipang inquest, siguro binayaan kayo ng mga amo, umalis ka na dyan, umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron, police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir. Eh. Kumbaga sa ano, garapalan eh. Kernel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Miyerkules na nga po sa inyong lahat, mga kapatid. October 25, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at mabati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Idol, magandang hapon. Mga OFW, saan mang kayo sulok ng mundo, mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa inyong sakripisyo at tulong sa ating bayan. God bless po. Alright, diretso na tayo. Dito sige, sa ating, meron tayong bisita, bisita si Joyce Ann Ira. Okay. At ang kanyang inireklamo ay ang kanyang sariling pinsan. Ito pinsan. Daw ay dahil... Pinsan buo niyo po. Second cousin niya dahil daw umano sa pagpapakalat dito ng kanyang mga picture. At hindi lang basta picture, mga medyo... Apo, nude na po. Nude pictures. Okay, at ang inyong pinsan ay si Ryan Noble. Andito ata, no? Andiyan ba si Ryan? Sige, papasukin natin si Mr. Ryan Noble para at least magkaroon ng face-to-face. Yung mga ganitong klase kasing akusasyon names, eh, maselan to. Oo. Matindi. So, mas maganda kung... Mm-mm. Harap-harapan na magsagutan sila. Kasi sinasabi ni Ryan Noble ay dito. Dito na lang para hindi sila magtabi. Dito. Harapan, sir, na lang. Dito na lang. Ay sila daw. Mm-mm. Ano yung ibig sabihin ng sila? Hindi natin alam. Mas maganda manggagaling na mismo kay Ryan. So, Ma'am Joyce, pinapakalat nitong pinsan mo yung mga nude photos second nyo. Second cousin po. Ng second cousin nyo. Pinsan, ganun pa rin. Apa. Pinsan pa rin po. At nakita niyo po sa social media? Opo, mayroon po ako ditong dala. Okay. Ryan. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, magandang hapon. So, pinapakalat mo yung nude photos ng pinsan mo? Ay, sir, ano ko lang po. Kasi yung photo copy po, yung photo po na yun, sir, is matagal na po nabura po yun. Tapos, alam niya po yung nabura na po yun, yung pumunta po ako ng Boracay.
Okay. I mean po, nasa Google po 'yon. Yung ano na 'yon. Bali, alam niya po na wala na sa cellphone ko 'yon. So, yung cellphone ko po yung J7 no, nawala ho 'yon. Okay. Tapos, pero bakit ka nagkaroon ng mga nude pictures ng pinsan mo? Yung nag-ano po kami, kasi po naging kami po eh. Nagka-relasyon kayo? Yes po. Is 3 months po. Okay. Bali, umuwi yung parents ko, yung pinsan ko galing Austria, nagstay ako sa kanya 1 month. Ay, 3 months. Ah, FW po kayo, ma'am? Hindi po ako FW. 3 months po ako sa boarding house niya. Doon ako nagstay po, sir. Ah, nagstay kayo sa boarding house? Yes po. Hindi po siya tuloy-tuloy 3 months na pumunta. Una niya pumunta doon, Holy Week po. Nag-aaway po sila ng asawa niya nung tenor. Nung una po, first time lang po namin nagkakilalang magka-second cousin po kami. Okay. Opo. So, nung mag-away sila ng kanyang misis, tumira muna siya doon sa inyong... Una po, doon po sa pinsan ko, dito sa sukat. And then... Kasi po, hindi na siya uuwi doon sa bahay nila. So, napunta po doon sa bahay niyo? Opo, doon sa pinsan ko po muna. Tapos, isang buwan po siya doon sa pinsan ko, nagstay. Tapos, pinaalis na siya ng pinsan ko kasi kung ano na po yung mga pinagsasabi niya na ganyan. Pero opo, inaamin ko naman po na may relasyon kami. Okay. Sige, opo. Nandun na tayo. Now, sige, sabihin na natin, Ryan, na meron na kayong relasyon. Okay, andun na yun. Opo. Now, bakit mo pa ipapakalat yung mga sir, hubad na larawan niya? I mean, sir, hindi po ako nagpapakalat. Kasi sinong po, nagpakalat noon? I mean po, sir, marami account po. Account po ng nanay niya po. Ayun, sir. Kinausap po sila ng tito ko po sa Japan. Ibang yan, bansa sir. Po. Sinend po sa akin. Kasi hindi ko naman po siya friend. Hindi ko rin friend si tita. Hindi ko po friend. Yung mga unang pinost po, hindi ko po alam kung sino yung mga nagpo-post po. Hindi okay. ko po alam. So yung ngayong huli, okay lang po yung una, okay lang po na kabit ako, ganyan ako. Okay, accept ko po yun. Pero yung itong huli po, ito po. Yeah, sige, ma'am. Hindi ko na kailang makita pa yan. Opo. Okay. Sir Ryan, hindi ata fair yan. Kahit na hindi mo siya pinsan. Alright? Yes, sir. Hindi ata fair yan na kukunan mo yung sexual acts ninyo ng iyong partner and then ipopost mo sir, sa social media. Sa, pangit naman. Hindi ko na po talaga sa pinopost. Kasi I mean... Hindi, it doesn't matter. Bakit mo kasi kinukunan yung sexual act ninyo? So, I mean, anong meron? Anong kukuha mo doon? Wala naman po. Personal po rin naman po namin dalawa yon. I mean po, sir, yung sinasabi hindi, ko po... Hindi, para. At least nandito itong inireklamo, ano? Hindi tayo kasi nagkakaroon ng pagkakataon na matalong face-to-face yung mga inireklamo na mga lalaki na kinukunan ng video yung sexual act nila ng kanilang partner. Now, usually this is the first time. Lang, this is the first time. Anong napapala mo, anong feeling mo doon sa pagkukuha mo ng video habang ikaw ay nakikipag-sex sa iyong partner? Di, sir, anong satisfaction meron doon? I mean, hindi naman po siya. Hindi, para maintindihan namin, kasi palagi kami nakakatanggap ng ganitong okay. klaseng reklamo at maintindihan ng mga viewers at saka listeners, bakit ginagawa yon ng isang lalaki na binibidyoan yung sexual act nila ng kanilang partner? I mean, sir, bakit? Wala naman po sa akin yun. Yung ano po, wala naman po akong... Wala naman ano yun? Meron ka na-feel na thrill? Nasasarapan ka? Na-arouse ka? Ano meron? Pakipaliwanag. Wala po, sir. Natural lang po. Normal. Hindi, kasi kami normal. Maraming... Yes. Para sa amin, hindi normal yan. Opo. Para sa amin, para sa akin, opo. Hindi normal yan. So sa'yo, normal yan. Hindi, sir. I mean, nagkamali po ako. Nag-screenshot ko po yun. Pero sir, hindi ko po expect na nakapost po yon. Hindi ko po siya pinost. Hindi po ako mismo nagpost. So, sino nagpost? I mean po, yung FB ni Mama, may gumagamit pong ibang account. Yun niya po yung pinag-aunan. Alam niya po yon na nandun ako sa kanya na ginagamit ng Mama ko yung... So, ang sinasabi ninyo na pwedeng si Mama ninyo ang nagpost? Hindi po. I mean, may gumagamit po sa account ni Mama. Matagal sino? Na po yun. Sino? Hindi na po namin alam. Alam niya po yan na may gumagamit. Na hindi, alam niya nga, po yun nga, na may nagpo-post. Ang tanong nga, ang meron lang picture ng mga malalaswang litrato na yon ay ikaw. Yes, sir. Alright. So, paano nga napunta yung mga picture na yon sa social media? Sir, ito po, explain ko lang po. Yung J7 ko po, is nawala po yon. Okay. Nadukutan po ako sa... No, hindi yung po one time. Nawala. Hindi, nawala sige, po yun. Sige, nadukutan. Nawala po yun, sir. Nawala sige, po nawala, yun. Nadukutan. Sige. Opo, nawala po yun. Okay. Yun, hindi ko... Kasi doon po yung picture po na yon. So I mean po hindi po ako nagpo-post yung so yung nakadukot. Hindi ko po alam, sir. Alam mo, Ryan,
Ano sa palagay mo sa mga listeners at viewers ng Wanted sa Radyo? Mga bobo, stupido, moron. Hindi ako sir. At ikaw ang matalinong tao at kami lahat ay bobo. Hindi so ang ibig mong sabihin, yung snatcher na yon, hinanap pa talaga yung account ng nanay niya, talagang he or she. Tandali lang. Gumawa ng paraan, nag-effort na ma-identify ang account ng nanay niya. Nanay mo, sabi mo. Ang nanay ko po. I mean, nanay, sandali lang. Nanay mo, para ma-post yung mga pictures na na-snatch, di ba? Sa cellphone mo. Na, yung, sandali lang. Yung cellphone na na-snatch na nandun yung mga pictures niya tapos para ma-post. Ginagawa mo naman kaming bobo. Sir, ito po, explain ko lang po. Ah. Kasi yung... Sir, you don't need... Wag, sir. Kasi insulto yan, sir. Insulto sa amin lahat yan. Opo. Na para sabihin mo na snatch yung inyong cellphone tapos yung snatcher, nakita yung mga nude photos ng pinsan mo. Uy, maganda itong nude photos na ito. Ipopost ko nga ito sa nanay ng may-ari ng cellphone na ito. Sir, excuse lang. Sir, no. I'm not gonna let you explain. Kasi, sir, ginagawa mo kaming gago. Hindi po, sir. Pasensya na po. Eh, ano ko lang po, yung... Pwede pa siguro sabihin mo na, misis mo, mas maniniwala kami, dahil sa selos, nagkaroon ng aksi mismo sa selos, ipinos. Yan, kapanipaniwala pa. Pero para sabihin mo, yung snatcher ang nag-post ng mga nude sir, photos niya dahil na... sa na nakuha sa iyong cellphone. Hindi po ganun ibig ko sabihin, sir. Bali, ang ano ko po doon, sir, is yung Facebook kasi po ng mama ko, is hindi wala naman po doon sa account na yun eh. Bali, yung nakapost po yung picture niya na yan is hindi po sa Facebook na nanay ko. Yung sinasabi niya po na yung picture po na yung nakaano po siya, nakabra. Hindi po sa nanay ko nakapost po yun. Nasa mismong FB ko po, marami akong account, pero hindi ko na po kasi, sir, nawawala po kasi cellphone ko. Kaya nga, sir, sabihin na natin hindi sa nanay mo. Sige, yung snatcher, sir, kapag naka-snatch siya ng cellphone, ang unang gawin niya, ibibenta na agad yung cellphone. Hindi na niya pakikialaman yan. Wala siya pakialam sa SIM. Ang sinasabi mo ngayon, yung snatcher, nag-effort pa talaga na para ma-post yung mga nude photos sa social media, sir, ikaw I mean, naman. Nasa Google account po kasi yun. It doesn't matter, sir. Hindi ka panipaniwala yan, sir. Opo. Hindi ko rin so siguro, alam, baka yung misis mo ang hindi nag-post. Hindi ko lang po alam, sir. Oh. Pinagtatakpan mo yung misis mo. Hindi po, sir. Hindi ko po sa pinagtatakpan kasi mag-away. Alam na ba na misis mo na may relasyon kayo ng pinsan mo? Alam niya po. Kasi one time nga po, ayun ninong piskalo, pagkakasuhan no sana kami. Nakiusap lang ako eh. Kakasuhan no kami dalawa. Kasal ba kayo ni mismo? Kasalo kami. Okay. Kasi yung ninong ko, fiscal, ninong ko, lawyer. So ngayon, tutulungan yung asawa ko para kasuhan kami dalawa. So ako po nakiusap. Kasi alam ko naman sitwasyon. So ngayon ako, nakiusap sa ninong ko, fiscal. Kasi wala akong magagawa eh. Ngayon, nakiusap. Sino kakasuhan dapat? Kami dalawa ho. Dahil okay. Sa ginawa nga ho namin. Alright. So ngayon, nakiusap po ako doon sa asawa ko, sa ninong ko, na wag na. Ngayon, ang ano ko na lang ho doon, kinuusap po yung asawa ko para na lang ho sa mga bata. Sustentuhan ko po yung mga bata. Kaya sir, hindi po natuloy. Ah, may anak ba kayo? Opo, dalawa po. Anong kaanak ko kayo? Hindi po, yung sa asawa ko. Okay. May anak din po siya sa unang asawa niya, dalawa. Ang libog ay masyado kang sir, manyakis. Meron kang dalawa na ang asawa mo, tapos pati pinsa mo, hindi ka pa kontento sa dalawang babae, tinira mo, tinalo mo pa. Hindi naman po. Grabe ka naman, sir. Hindi na kami magpipinsan kung tutuusin eh. Kasi first time na nakita, hindi ko naman po ito. Sir, second cousin is pinsan pa rin yan. I mean, sir, hindi ko alam. Hindi ko sa ano kasi first time namin nakita. Sa bagay, yung anak ng dating presidente, second cousin, inasawa niya, no? Okay, sige. Pero yeah. Very close pa kasi. Pero close. Anyway, ano gusto niyo mangyari, Ma'am Joyce? Siyempre, sir, inaano ko po dyan, yung reputasyon ko naman po. Kasi pati opisina ko dinadamay niyo po. Pati si Ma'am Tissue Distributor na... Kasi po alam po lahat ng ano niya, opisina na kami. Pero dapat so, hindi niya po dinadamay. Ano yung dinideny, Ryan? Paano ko pa i-deny? Marami tayong pictures. Ang inaano, ang pinupoint ko dito, bakit pinost nyo yung ganito kong picture? Hindi ako nag-post. Sa Facebook ng mama mo, nag-send. Hindi. Nag-send si Tita Ging. Si Tita Ging nag-send sa akin. Hindi kausapin mo mama ko. Yun lang yun. Mama ko, si Tita Ging ang kausapin. Harap natin si mama dito, saka mama mo. Si Tita Ging, kausapin. Harap po natin. Alam mo, Ryan, makinig ka. Mahal mo bang nanay mo? Opo. Mahal mo? Opo. Sasabit dito nanay mo. Pinapakulong nga po ng nanay niya yan nung nandun po kasi sinasaktan niya po. Sandali lang, sir. Kasi yung nude photos nakapost sa account ng nanay mo. Opo. Makukulong nanay mo rito. Okay. Sandali lang, sir. Dahil sa kalokohan mo,
Kawawa naman si nanay mo. Gusto mo bang makukulong nanay mo? Kasi may hawak ang ebidensya, no? Opo, dito po. Oh, sandali lang. Huwag mo nang pakita sa amin. So, yung hawak ng ebidensya, dadali namin yan sa Camp Krame. Opo. At yan ay gagamiting evidence laban sa mother mo. At ang mother mo ay mga kasuhan under sa cybercrime law natin at may pagkakulong yan. Sandali lang. 6 na taon, sir, makukulong yung mother mo dahil sa kagaguhan mo. Paano yan? Hindi po kasi, sir. Yung hindi, kaya lang, ang tanong ko, anong reaction mo ngayon, sasabihin ko sa'yo, meron siya matibay na ebidensya na yung mga nude photos niya nandun. Sandali lang, sir, makinig ka. Nandun sa account ng mother mo. Opo. Now, yung mother mo, syempre, matik, nasasampahan niya ng kaso, tutulungan namin. Anong reaction mo na yung nanay mo ay makukulong dahil sa'yo? Siyempre, sir. Siyempre, nag-aalala din ako sa nanay ko. Una-una po kasi, sir, ang alam kasi ni mama, wala na po kasi yung Facebook na. Hindi naman gagawin ni mama yun eh. Ayun, sir, it doesn't matter. Gagawin ni mama o hindi gagawin ni mama. The fact na galing yan sa, nandun niya sa kanyang Facebook account, eh, mahirap eh. Mahirap, malusutan yan eh. Hindi niya pwede sabihin na, ipinasok lang na hindi ko kakilala ang tao, hindi tatanggapin ng korte yan. Ang sasabihin ng korte, nandito yan sa Facebook account mo, ikaw mga kasuan, makukulong ka nanay. Yun, I mean sir, yun yung mga post so, mo. So payag ka ba na makukulong nanay mo? Hindi po. Oh. Miss Joyce, ayaw niya makulong nanay niya. So paano ito? Siya po. Kasi ayaw po pumayag ng tita ko kasi. Hindi, kasi ang mangyari, yung nanay niya ang makukulong. Bahala kasi, po sila. Basta ang akin lang po yung kahihiyan na ginawa nila kasi alam niyang magkamag-anak kami. Oh, edi sana hindi ka pumatol sa akin, di ba? Kung alam mo yung kasi ang dami mong sinabi, Ryan. Hindi yun. Ang dami mong sinabi, Ryan. Hindi. Inaway mo, sinaktan mo yung asawa mo. Sandali lang, sir. Sir, may pagkabastos ka naman, sasabihin mo siya, ba't mo ako pinatulan, pinsan mo ako? Bakit ka pumatol na alam mo, pinsan mo siya, bakit mo siya niligawan, ikaw naman? I mean, magpakalalaki ka naman, para sir, ka naman. Ganito po kasi yun. I mean, hindi ko na po tayong kabuuan ng kwento po kasi. Hindi nga, sir, eh, pangit yung sinabi mo sa kanya na eh, bakit mo ako pinatulan, pinsan mo ako, pangit. Basta, eh. Ngayon, ibabato ko sa'yo, sorry po. Ikaw si lalaki na alam mo na pinsan mo siya at meron ka ng 2 pang babaeng na buntisan, ba't mo pa siya pinatos? Dapat iniwasan mo na, pinsan mo siya eh. Di ba? Sana ikaw umiwas kasi ang daming babae dyan, nakabuntis ka ng 2. Yung pangatlo, maghanap ka ng iba, huwag ng pinsan. Hindi sir, I mean, oo nga po, pagkakamali po ako dyan dahil sa ganyan. Yun nga lang po, lahat naman po nangyari, hindi ko naman po nagustuhan. Okay. Pero hindi ko nagustuhan sir yung salita mo na alam mo na pinsan mo ako, ba't mo ako pinatulan? Huwag sir, magpakalalaki ka. Akuin mo yung kasalanan mo, huwag mong itulak sa kanya. Siya na nga itong biktima, bibiktimain mo pa for the second time. Palalabasin mo masama babae siya. Ikaw sir, may problema. So, Ma'am Joyce, kakasuhan natin yung nanay niya. And then, depende na sa nanay niya. Kung sasabihin na nanay niya, hindi galing sa akin. Ito, siyempre, ituturo na nanay ito. So, ang makukulong yan, kayong dalawang nanay mo nasa loob ng kulungan. Sir, I mean, sir, bali, ngayon, sir, ang gano'n rin po yung ex-wife ko na kakasuhan din po siya, kami. Wala na po kami ng pagbalik niya. Sandali lang, sandali lang. Kasi gusto pumunta kayo. Makinig ka. Ang kaso sa kanya, kung meron kang ebidensya na kayo ay nagsisex, meron ba picture na? Wala lang po akong ganun. Oh, walang kaso. Hearsay yan. Picture lang po na. No, unless kung meron kang ebidensya na nakapatong ka sa kanya in picture na nakikipag-sex ka actual, then yung picture na yon pwede mong gamitin or pwede gamitin na misis mo again, sir. Or kung nahuli kayo sa akto ng misis mo, pwede. Pero yung sasabihin mo ng girlfriend ko yan, kabit ko yan, sasabihin ng korte, anong ebidensya mo, iho? May mga picture po kasi siya. So? Picture na nakaubad siya? Hindi po ba? Magkasama ko kami. So? Sa picture na ba yun? Naghalikan ba kayo? Meron po silang hawak po. Ninong ko pong fiscal meron. Meron silang hawak? Yung kami meron akong pinos dati na sa amin. Sa naghalikan kayong dalawa? Oh, meron ako. Nag-lips to lips? Hindi. Ano lang po. Lips to lips po siya. Hindi naman si matagal. Hindi nga, pero may picture kayo. Meron nung hawak intimate. Yung kasama ko. Oo. Hawak mismo. Hawak niya daw eh. Kasi binigay niya po. Hindi ko binigay, sa Facebook nakapost yun. Kasi pinost mo. Ay kasi, I mean, hindi ko naman nag-pinost. Hindi, ganito. Ngayon ginagamit niya yung picture niyo. Ano to eh? Para maging okay po sila ng asawa hindi niya. Po, kasi ako po mismo, pagbalik niya po ng July, sinabi ko sa kanya, ayusin mo yung anak mo, bumalik ka sa asawa mo. Sabi niya sa akin, niloloko ko daw siya kasi may iba na daw sandali, ako. Sandali, ma'am. Alam mo kasi ang palaging bukang bibig nito si Mr. Ryan ay meron siyang piskal na ninong. Opo. Don't worry about that. Tinakot niya po don't ako kanina. Don't worry about that. Hindi, akong bahala. Sandali lang. Sandali lang. Natakot.
kung pabilisan ng kaso between yung nanay niya na nag-post ng mga nude photos mo as opposed to ikaw ay nakikipaghalikan sa kanya, ididimanda ng misis mo, mas mapapibilis yung nanay niya na makulong. Siya naman po may gusto nun eh. Siya na mag-selfie nga, kami. Halimbawa magdimandahan kayo, tutulungan ka namin, mas mapapabilis na yung nanay niya ay makukulong. Gumagamit pa po siya ng prosecutor. Nag-over po siya. Ay, wala na po prosecutor, wala meron na po, po akong picture niyan, sir. One year po siya nag-over na may gamit na plaka na prosecutor. May ID din po siyang DOJ. Kasi... Oo. Opo. Hindi, sir. Wala eh, bakit ka? Sir, nako, ano yan ah? Ay, sir. Wala. May picture po ako dyan. Magpapanggap. Sir, wala na po, sir. Wala na po yun. Matagal na po yun. Usurpation of authority yan. Sir, wala na po, sir. Matagal na po yun. Pero bakit mo ginagawa yun? Bakit ka nagpaplaka ng DOJ na hindi ka naman piskal? Hindi, sir. Ganito po yun. Kasi yung ano pangalan ng ninong mo? Sa ninong ko po dating binigay po yun. Dati. Ano pangalan? Bali, sir, ayaw ko siya idawit dito, sir. Hindi, kasi nadadawit na kasi palagi mo ninamed up eh. Hindi, sir. Tawagan mo ninong nitong si Mr. Ryan. Sir, sa side lang po kasi ng asawa ko. Ito kasi nakatira asawa ko. Anong pangalan ninong? Michael Vito Cruz po. Bali, ano, tawagan mo, Odette, si Michael Sansha, prosecutor. Sa ano sa sarap Pasay? Ayaw ko lang madami sa dito. Sige, tawagan mo si Michael Vito Cruz ng Pasay. I mean, wala na akong gamit. Hindi, kasi ninamed drop mo siya eh, palagi. Hindi sir, sa side lang ng asawa ko po. It doesn't matter. Hindi, ayaw ko po silang idamay sir. Yun lang po, pakiusap po. Gusto ko idamay. Ayaw ko po siya idamay. Kasi so ayaw mo idamay. So wag mo siyang gamitin. Sige po. Hindi, wala na po akong ginagamit. Saka makinig ka Ryan and Joyce. Halimbawa, dinimanda mo si Joyce. Hindi ibig sabihin na yung piskal mong ninong ang hawak sa kaso. Hindi naman po ako magdidimanda sir. Kasi wala naman akong karapat na ayaw ko magdimanda. Okay. Gusto ko usapan na lang. Eto na. Three more minutes. Anong gusto mo mangyari, Miss Joyce? Gusto ko po siyang kasuhan talaga po. Dahil kahihiyan ko na po yun eh. Pamilya po namin. Para makasuhan siya, dapat makasuhan din natin yung nanay niya. Kasi nga, yung mga nude pictures lumabas sa ano ng nanay niya. Okay. Tawagan natin, pwede ba na matawagin mami mo? Para kung natin tawagan ko po. Ay, nandiyan po sa cellphone. Kasi. Tawagan mo nga, Odette, yung sinanay. Cellphone ko po. Tawagan. Hindi, kasi, kausapin natin si Captain Artemio Cinco, yung CIDG Anti-Cybercrime. Captain Cinco, magandang hapon po, sir. Ay, opo, magandang hapon po, sir. Ito pong si Miss Joyce, yung kanya pong mga nude photos, nasa account po ng hello, nanay sir. Nitong kanyang karelasyon. Hello, sir. Tama ho bang sinasabi ko, sir, ang makakasuhan dito yung nanay niya kasi nandun yung mga nude photos sa account ng nanay niya? Hello po. Hello, sir. Tama ba yung sabi ko, sir, na yung nanay niya ang unang makakasuhan kasi nandun po sa account ng nanay niya yung po mga nude pictures nitong karelasyon niya? Hello, sir? Naputol. Tawagan ulit. It's okay, Odette. Miss Joyce, sasamahan po namin kayo. Pero para mabuo yung kaso, yung nanay niya dawit dito. Opo. Hindi pwedeng hindi madawit na nanay. Hindi pwede na kakasuhan mo siya samantalang yung mga nude photos mo nandoon sa account ng nanay niya. Opo. So para mabuo yung kaso, para pati siya ay madamay, kasuhan muna natin yung nanay niya. Tapos, lalabas na accessory to the crime yung kanyang anak. Dahil yung anak ang nagbigay ng mga photos, nanggaling yung photos sa kanya. So, kasabwat siya. Primary suspect yung nanay. Sinabihan na po sila na wag na po sila mag-post ng tita ko. Yung pinsan ng mama ko. Biruin niyo po, sa abroad pa po nanggaling lahat ng mga pinos nila, sinend po sa pinsan. Sige, Captain Cinco, magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sir, ito pong si Miss Joyce, yung kanyang mga nude photos, nasa account po, sa FB, ano? Opo. Sa FB account ng nanay nitong karelasyon niya. Tama bang sinabi ko, yung nanay niya sabit dito, sir? Hello, hello po. Yung nanay niya po, sabit dito kasi nasa account po ng nanay niya yung mga nude photos? Hello, sir. Okay na, Odette. Okay na. Hello. Sir. Okay na. Hirap tayong sa mga signal. Ano ba nangyari sa mga telepono natin? Kanina pa ito. Punta ka doon sa mga phone line natin. Unless kung magkaayos kayong dalawa. Hindi po. Ayaw mo? Hindi po kasi pamilya po namin eh. Tapos so kakasuhan ka niya at saka nanay mo. Wag na Odette, wag na tawagin niya si IDJ. Pupunta lang tayo. At ikaw, Ryan, pwede mo ituloy kasuhan. Sabi mo sa mismo, magkasuhan na lang, paunahan na lang. Basta tutulungan ko siya. Sige po. Tuto, meron ka naman nino na tutulong sa'yo, kamo. Demi sir, i-separate po ako sa hindi ako nakatira sa kanila. Bali, yung asawa ko yung nandun. Bali, ang nakarimemda po na sinabi lang ano sa akin. Anong reaction mo ngayon
na yung mother mo ay makakasuhan at pwedeng makulong dahil sa iyo, anong reaction mo? Siyempre sir, na ano ako sa sarili ko, na hindi ko naman lahat na ginusto yun, at hindi ko naman po lahat nangyari na ipupus po yun. I mean po, wala naman po akong alam na nagpus. Hindi, kaya nga, anong gawin? Madadawat yung nanay ko dahil sa akin, dahil hindi ko rin alam kung sino nagpus, di rin niya alam kung sino nagpus noon. Kaya alam mo yun, na nandun ako sa Boracay, na may nagpupus sa Facebook ni Mama, may gumagamit. Simple lang naman, di ba? Nagmakaawa ako, pabura na lang. Pero pinakausap mo sa akin si Ivy, magkasama kayo, Ray. Ito yun, Joyce. Nagmakaawa ako nun. Oo, alam ko yun. Nung time mo kasi nun, galit na galit si Ivy. Basi kasama ko. Hindi, sir, umahaba na. Kasama ang sa akin lang, sandali lang. Hingi po ako ng tawad sa kanya, sir. So, tinatanggap apology niya, hindi? Hindi po. Okay. Sorry, sir. Mara, kalating oras na. Sige. Miss Joyce, sasamahan namin kayo sa Kamkrami Cybercrime. Kausapin po muna yung nanay ko ngayon para alam niyo. Nasa Auckland po kasi siya ngayon eh. Eh, yung binigay mong number para sa nanay mo, number daw ng isang girlfriend mo. Hindi po. Iba po yun. Ha? Hindi. Ang dami mong girlfriend. Ilan mong girlfriend meron ka? Hindi po. Sampo? Nanay ko po yun, sir. Yung ano, 0918 po. wag mo sabihin on air yung number. Off air na lang, ibigay mo. Sige. Punta na lang kayo doon. Tingnan ko kung maayos. Pero as it is right now, sasamahan namin itong si Miss Joyce sa Kamkrami. Ngayon po okay. Ba? Pagkatapos nito, unless kung magkaayos lang kayo, sige, usap kayo sa kabilang booth, tingnan natin kung maayos sila. Pag hindi, tuloy ang kaso. Usap kayo na masinsinan sa kabilang booth. Sige. Okay, sige. Alam mo, medyo mahirap to, no, kasi magkamag-anak. Hindi, ang nakakaawa dito, yung nanay. Yung nanay na nadamay sa kalokohan ng anak, no? Yes. Hindi ako maniniwala na may nag... Di ba dapat para makapag-access ka sa Facebook account? Mm-mm. I mean, ako ba pwede ako mag-post sa Facebook account mo? Hindi, personal ko yun eh. Di ba dapat unless papayagan kita. Di ba? Meron kang password? May password. Oh. Una na yun. Di ba? So, ibig sabihin, hindi pwedeng kahit sino lang magpo-post na mga pictures sa oo, account mo. Maging sa anak ko, may password siya. Kaya hindi ako pwedeng, di ba? Hindi naman, maging yung anak ko, hindi rin pwede sa akin. Di ba? Ganun yun. So, ibig sabihin, yung nag-post doon sa Facebook ng account ng kanyang nanay, somebody na pinayagan ng nanay na makapag-post na alam yung password, binigay yung password. Kung hindi man si nanay mismo ang nag-post, meron siyang pinayagan. Pwedeng ganun kasi... Kung mag-accountable ka doon, account mo yan eh. Personal account mo yan. Good. Okay. Alright. At ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoring ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Organic Azaí Berry ay ito po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azaí Berry, all natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Azaí Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Ayan, nagahang. Okay. Philippine Standard Time, alas 2:34 ng hapon, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kayong nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan. Sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakahiyang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robust Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver? Construction worker? O di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon. Iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawain ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Huwag bibitiw! Magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Maging alert sa news at sa buhay, ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Para sa extra energy, take Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot-kayang halagang 15 pesos SRP per capsule. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Action, Action, Action News Update. Ang oras, 2:37 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Isinailalim na sa provisional status sa Witness Protection Program ang isa sa miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Kaugnay ito sa hazing ng law student na si Horacio Castillo III. Sinabi ni Justice Secretary Aguirre na tinanggap na nila ang aplikasyon ni Ventura. Sa salaysay umano ni Ventura, tatlong oras umailalim sa hazing si Castillo. Una umano siyang sinuntok sa braso ang biktima at pagkatapos ay pinalo ng padel. Nag-collapse si Castillo sa ika-apat na pagpalo sa kanya ng padel. Nang mahimasmasan ay itinuloy ang ikalimang pagpalo ng padel at muli siyang nawalan ng malay. Sinubukan pa umanong i-revive ng mga miyembro ng Aegis Jury si Castillo at isa pa ang nagpanukala na patuluan siya ng kandila upang mabatid kung re-responde pa siya. Nang hindi magbalik ang malay ni Castillo ay saka na tumawag ng tulong at doon dumating si John Paul Solano. Si Solano ang nagdala sa ospital kay Castillo. 10 miyembro ng Aegis Jury ang sumali sa initiation. Sinabi pa umano ni Ventura na dalawang grupo ang nasa loob ng library nang isagawa ang initiation. 7 ang miyembro ng isang grupo kabilang ang isang babae at nag-inuman habang isinasagawa ang initiation ng isang grupo. Philippine Standard Time, 2:38 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Maging alert sa news at sa buhay, ang Action News Update ay inihatid sa inyo ng Robust Energy Capsule. Para sa extra energy, take Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot-kayang halagang 15 pesos SRP per capsule. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor.
mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug Nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Grichelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa cellboy. Pormang inka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, one to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong
mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Ener Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat-sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Right, balik na po tayo at ang mahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy, Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil at ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang litim mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog. Okay. Meron tayong isa pang reklamo? Sige, si Nanay Maria kaya nga andito para makausap yung kanyang anak na isang pulis dahil siya daw po ay niloko ng kanyang sariling anak na isang pulis pa man din. Ito na naman tayo. Kanina, yung nanay sinabit ng kanyang anak. Oo. Ito naman si anak na mismo. Ang nanloko kay nanay. Oo. Sige. Magandang hapon po, Nanay Maria. Opo, magandang hapon din. Ang inyo pong anak ay si PO3 Jonaline Casimiro. Opo. Ano pong klaseng panluloko pong ginawa sa inyo ni PO3? Ito po, sir. Tunay na anak niyo po ito? Opo. Okay. Bali, siya po, bali panganay ko po. Ano pong klaseng panluloko pong ginawa nito? Di, sir, ganito. Kailangan na anak niya lumapit sa akin at umiiyak. Sabi niya, nanay, pag pahingin pera, sabi niya, wala akong pera, makailan na po yun, may isang linggo na pong ganun yung bata. Yes, ma'am. Ngayon, naawa naman ako sa bata. Ang naisip ko po mag-loan, sabi mo sa mama mo, mag-loan na lang tayo, sabi ko. At nang mabigyan kita kahit 50. 50 mil? Opo, 50 mil. So in short, nag-loan po kayo? Opo. Dito po sa... So yung loan na yon ibinigay niyo sa kanya bilang tulong? Hindi po. Bali, ano po, ang sabi kasi na ano, ayan po.
Ma'am, mapabilis tayo. Ano pong klase panulo kung ginawa ang niya? Ang ginawa po niya sa akin, ang alam ko lang po, 200 ang inilon niya. Nung nakita ko po, meron pa pong inabot sa kanyang panibago, yung teller. Magkano ulat ang na-loan? Ayan po, 7 po pala. So akala, yung 200 alam niyo po yun? Opo, okay sa inyo. Yung 500 po, hindi ko alam. Ayun. Kaya po pala may dinampot siyang ganun. Ang sabi lang niya, nanay, diyan ka lang, sabi niya. At ako eh, kain magbabayad lang sa labas. Sandali lang po siya umalis. Tapos bumalik siya. Nilo niya po to sa pension ninyo? Opo, dalawang loan po pala nina, ayan po. Sige, PO3, Jonalyn Casimiro, magandang hapon po, PO3. Ma'am? Ma'am? PO3? PO3 Casimiro, magandang hapon po sa inyo, Jonalyn. Magandang hapon po, sir, opo. Ma'am, andito po yung nanay ninyo at nagre-reklamo po siya dahil niloko niyo po siya ng halagang kalahating milyon? Sir, ang masasabi ko lang po, nagharap na po kami, sir, dito sa police station. Okay. Bilang usaping pamilya nga po yan. Tinulungan ko lang po yung nanay ko. Inassist ko lang po siya sa pagloloan niya. Ngayon, sir, sabi ko nga po, dyan sa AMSLA, mag-usap po tayo kung paano po yung nangyari ng mga deductions doon sa loan po niya. Sige, ipaliwanag niyo po. Kausapin niyo po si nanay. Sige, pa baka maintindihan niyo po yung paliwanag niyo. Sige, nay, usap kayo ng anak niyo. Eh, Jonah, ang sabi mo sa akin... Oh, ang sabi mo sa akin, ganito, na ba't kung may makukuha pa po tayo dalawang beses. Eh, nagtataka naman ako sa'yo, bakit? Ano, nung kinakausap kita, nagalit ka na sa akin. Tapos lumos niya ako rito, naalaan ko yung nailaw natin, ganun pala kalaki. Ang sabi niya po sa akin, na dalawang punta pa po namin. Okay, mapapaiksin natin. Piotr, ang sinasabi ni nanay, 700,000 ang na-loan sa kanyang account. So yung 200, apo, alam niya po, yon, nagpaalam kayo. Pero yung 500, eh, ginawa niyo yon sa kanya nang walang paalam at hindi niya alam at ura-urada, ni, parang bang na-modus niyo siya. Opo. Nasalisihan niyo siya. Nang tinatanong ko po sa kanya. Po yun lahat, sir. Nandiyan po sa kanya yung, ano, yung receipt. Yeah. Kasi hindi ko naman po kayang i-receive yun, sir. Kasi sa kanya nakapangalan po yun. Okay. Ma'am, yung 500, sir, natanggap mo? Alin po? Yung 500,000? Hindi po, yung 200 lang po. Yung 500, hindi? Hindi po. Oh. At ganito po, sir. So PO3, nakalagay din sa resibo na hawak-hawak niya, 716,000. Right? So, ang natanggap, yes, niya is 200. Yung hawak nila. Okay, 200. Saan napunta yung 506,000? Hindi ko, sir, alam. Kasi po, nagulat din po ako na dati po nung na-receive niya yan, ngayon na lang po siya po complain ng ganyan. Ang sabi ko nga, sir, nung nagpunta dito at nagharap po dito sa police station, sabi ko, sir, pagkayari po ng alert, sasamahan ko pa siya doon sa AMSLA para ma-clear po yan. Kasi nanay ko po siya, talagang... Kaya nga, Petri, para mapabilis tayo. So saan napunta yung 506? Yung 200, natanggap niya yon, or alam niya yon na napunta sa'yo dahil pinautang niya sa'yo, tama? Okay. Apo. Yung 500 ang hindi ma-account. Ang hinahanap ko po. Alam ko, yung utang niya po doon sa WDC lending na 2010 pa po nung... Saan nila po? Yung 500, saan nililis yun? Po, ewan ko po sa kanya kung saan niya dinala. Hindi ko po alam. Hindi niya po binayaran matagal ng panahon. Hindi, itong 500, pwede natin ma-check tunay eh. Inilabas niya po eh. Hindi, pwede natin ma-check eh. Hindi po. So, malalaman natin eh, saan ba inutang itong 500,000? Doon din po. Sa AMSLA? Opo. Okay. Ayan po, so PO3, i-check namin to sa AMSLA. Now, paano ko sasabihin ng AMSLA na ikaw ang tumanggap ng 500,000? Ano mangyari? Hindi po, nakita naman po doon sa CCTV, sinanay po ang kumuha nung nasa bangko. Nung 500? Hindi po. Yes, sir, 200 lang po. Isang ano lang yan, sir, isang loan lang po. 200. Hindi, lang kasi po. Ang sinasabi niya, 200 na tanggap niya, tapos ngayon minodos mo siya sa lisi, eh pinatali nung tumalikod siya sa kamok, hinakot yung 500. Hindi, sir. Di, natanong ko po, sir, kinuha niya, may kinuha siya. Hindi ko alam na loan din yon. Kinuha niya po, tapos lumabas po siya. No, noon bumalik siya, wala na yung pera. Pero nung kulang po yan na discovery, nung bumalik po ako, tinatanong ko, asan yung ano natin? Yung kopya natin na para, ano, malaan ko kung magkano na ilong. O nga, kasi, pero Piotri, bakit kaya re-reklamo ng nanay mo kung talagang hindi siya naloko ng kanyang anak? Ayan, sir, umiiyak ako. Sir, nakaharap po yung sagad, mga empleyado po yung pinaliwanag niya po sa kanya. Hindi ko rin, sir, alam kung bakit hindi po niya maintindihan. Ang alam ko po, maraming nagsasabi sa kanya ng kung ano-ano. At hindi ko na po alam yan, sir. Sir, huwag niyo po siyang paniwalaan. Po, siguro, sa totoo po, ayan ang Panginoon Diyos. Ayan,
aalis kami rito, masagasaan at umabangga ako. Hindi ko po talaga alam yung ginawa niyo sa akin. Sagad na sagad po, di pang kuryente ni ano, alaman na siya tinira sa akin. Nanginginig po yung tawag ko doon. Umiyak po ako sa kanya, Jonah. Para ka akong pinatay mo na ako, hindi mo mala akong binaril na lang sa isang tabi. Sabi ko, Diyos ko, ano baka ako ginawa mo, Jonah, sa akin? Eh, bahala kayo, sabi niya, saan kayo magpunta? Bahala kayo kung ano ireklamo nyo. Eka, Diyos ko. Eh, sino naman itong kasama nyo? Kapatid ko po. Yan po, yan tinuluyan ko po rito. Okay. At tita rin. So, ma'am, testigo kayo sa Apo. Pangyari? Hindi, kasi po matagal na po na niyang ginagawa sa nanay niya yung ganyang bagay. Eh. Talaga pong punong-puno na rin ako eh. Ano po mga iba pang ginawa niya sa madalas nanay? Madalas po yan na naglo-load sila. Sino po ba yan, sir? Tita niyo po, auntie niyo. Opo, auntie ko po. Ay, kapatid ko po. Kapatid yan. Po ng nanay niyo. Anong pahala niyo po, nanay, ma'am? Babylita Sebastian po. Si Miss Ma'am Sebastian. Matagal niya po ginagawa ito ni POT sa nanay niya? Madalas na raw po. Ano po yung mga madalas na iba? Like po nung minsan nag-loan sila na sinanglan nila yung titulo ng lupa nila, ng bahay lupa nila. So, yan po eh, ang tumubos yung kapatid niyang isa. Nung pong matubos, nung kapatid na isa, ang sabi eh, 10,000 monthly lang ang kukunin doon sa kanilang tawag dito, ATM. Hmm. So, nang kinukuha ni ate ang ATM sa kanila, isinangla niya rin pala ng 50,000. So, tinubos ulit ni ate. Sino nagsangla ng 50,000 ng ATM? Siya rin. Si PO3? Opo. Tapos, oh. After that, sir, nung tinubos pa rin ni ate nila yung ATM. Nung ang usapan nila, i-withdraw yung every month ng 10,000 lang para ma... didak na lang na madidak. Ay, kumbaga yung pagkakatubos, madidak. Hanggang so, ang mabayaran. Nangyari, opo, hanggang sa mabayaran. Ang nangyari, ang nakukuha na lang ni ate, 50,000. Okay. So, ang nangyayari pala nun, ang ginagawa nila, tinuruan niyang nanay niya mag-under the table ng ano, pag-withdraw. Ano ibig sabihin under the table? Yung po sa banko, yung kumbaga na i-withdraw nila sa... hindi na sa ATM, sa bank book. Sa teller? Inuunahan na nila sa teller. Inuunahan nila yung... yung ate na mag-withdraw sa... hindi ano, na sa ATM, sa teller na. Opo. Okay, PO3. PO3, ma'am. Ma'am. Sir, kasi yung nanay ko lang po, ikausap po kanina. Ma'am, ako po yung makananay, ano po. Hindi ko ho masukat isipin na yung isa pong babae ka pa man din, anak, eh sa halip na tutulungan mo yung nanay mo, lulukuhin mo pa, ma'am, ang sakit, tapos pulis ka pa man din. Ba't ganun ho, madam? Hindi ko po, sir, ginagawa yun. At kung may reklamo po sila, handa po akong harapin. Hindi, ma'am, ako, nakikiusap lang ako hindi sa konsensya. Ma'am, sandali lang, ma'am. Nakikiusap lang ako sa konsensya mo bilang isang anak din. Di ba dapat tayo tumutulong sa ating nanay? Di ba? Ang nangyari dito, ma'am, sa halip na tulungan yung nanay nyo, kayo pa ang nagsasamantala sa inyong nanay. Hindi po yun tama, sir. Hindi ko po ginagawa yun. Bakit po kayo ireklamo ng inyong nanay kung kayo po ay mabait na anak? Ano pong reason niya? Ano pong motibo ni nanay para ikaw ireklamo? Ayun po, yung kasama niya po dyan na nagre-reklamo dun sa akin. Ito ang kasama niya, ma'am. Testigo nga ito eh, na marami ka ng mga kalokohan. In fact, inaawat pa nga ni nanay dito kanina na ayaw niyang pagsalitain tong kapatid niya eh. Inaawat niya para hindi ka na mapahiya pa lalo sa mga kasalanan mo. Mabait tong nanay mo, PO3. Sandali lang po, PO3. Colonel Ponciano Zapra, City Director ng Kabanatuan City PNP. Magandang hapon po, Colonel Zapra. Colonel Zapra? Hello, sir. Magandang hapon po. Colonel, hindi ko alam kung paano kayo makakatulong dito or iakit namin siguro sa sakrami. I don't know how. Kanina po kayo nakamonitor. Sige. Sabi po ng tawa ko, sir, ay nag-uusap na po sila rito. May kasama pa po na pastor. Okay. Opo, kung pwede po, de papunta niyo po dito si Mother Day Casimiro at napag-usapan po namin. So, ano po talaga yung complete nila. Siguro sa lang nakikita ko rito, maayos itong problema. Ibalik na lang ni PO3 yung 500,000. Total yung 200,000, tulong na lang ni nanay yun. Pumayag siya na mawito yung 200. Yung 500 po, ibalik na lang siguro kay nanay. Yes, sir. Sabi nga po niya, pumunta rin po sila sa... lending institution para po malaman po ano talaga yung sige problema. Sige po, sige po. Tutulong po kami na sasamahan po sa lending institution. Pag-pensyo sa akin si Juan, yung mother ni Casimiro para po makausap po rin po. Sige po, sasamahan po namin dyan sa inyong opisina, Colonel, ano? Yes, sir. I-take ko na lang po sa office namin para po... sige. Salamat po, Colonel, ha? Maganda hapon po, Colonel.
Thank sir, you. Magandang hapon din po, sir. PO3. Casimiro. Ma'am? PO3? Oh. Okay, PO3. Doon na lang mag-usap-usap sa tanggapan ni Colonel Sapra sa boss mo. And then gagawa rin kami ng sariling investigasyon namin. Pupunta kami sa AMSLAI. Yes, sir. Yes, sir. Okay, at doon meron namang CCTV at meron kami mga interviewin at magkaalamanan. At kapag yes, lumitaw na talagang nanloko ka sa nanay mo, tutulungan namin ito si nanay na mapaparusahan ka. Sisiguraduhin ko. Yes, I'll make it my personal mission. Dahil pasensya ka na, makananay ako. Hinding-hindi ko ni sa panaginip magawa itong ginawa mo sa nanay mo. Ako rin po. Ikaw rin. Oo. Sige, ganun na lamang. Salamat po, PO3. Nay. Timo, sir, kung hindi ba yung anak ko na yan, lahat pinaglingkod ko sa kanya, gasta't pinaglalabada ako lahat. Na tumutulong ako sa kanila. Tinabanan niya rin, sir, yung aking pension, yung aking ATM ng 3 taon. Puro utang-utang nakukuha ko sa kanya. Tingnan niya po, ginawa niya sa akin, napakasakit talaga. May bisyo ho ba itong anak niyo? Ala po, kaya bakit po ganyan? Bakit po siya nangangailan ng pera? Yung anak niya, sali daw ng pageant, ayun, pinag-loan ko nga po, kaya kami nag-loan. Bibigyan ko kako ikaw ng 50,000 at naawa ako sa anak niya dahil pakita mo nga yung anak mo na bakit, anak bakit ho niya siya nangangailan ng mga pera? Ano raw ang reason? Paano po? Ba't saan niya ginamit yung 200,000? Di po, sir, ay, ganito po, yung 200 po, sa akin napunta na. Ito tapos po babalikan daw namin ibang pera na niloloan ko. Yun po. PO3. Hindi po, sir, hindi po 50, yung 50 wala nga. Yung 200 lang napunta sa akin. Binigyan ko pa siya ng 20,000. Ma'am, ganito po. Pupunta ko tayo sa tanggapan ni Colonel Zapra, yung city director, magkaharap-harap doon. Yun and nga then, po, gusto ko sanang makaharap nun, hindi sige ko nakakausap. Sige po. And then, pupunta ko tayo sa AMSLAI. Okay. Maraming siyempre, salamat ma'am, po yung masamahan niyo ako kasi isisagot-sagutin lang. Malalaman po natin yan. Kasi nga po, mag-issue kayo ng authorization. Grabe po, sumagot sa kanya talaga. Sige po. Kaya nga, sir. Kaya nga po, hindi ako nakakatulog ilang araw na. Dito lang ako nakatulog kagabi sa kanila. Dito po sa Malati kanila. Kawawa naman. Dito po ako talaga. Para po akong bibigay na. Sabi ko nga po, sir. Hindi ko maintindihan siya. Bakit siya nagiging greedy sa pera? Sabi ko nga po. Sige, lapit sa microphone si nanay. Nay, lapit sa microphone, nay. Opo, naawa ako dyan. Nagpupunta sa akin. Meron kayong apong umiiyak. Parampa niyang ganyan. Umiiyak po okay. Yan. Nagiging kontrabida po kasi ako. Meron kayong apong beauty queen. Meron pala kayong apong beauty queen. Opo, nag-aaral po yan. Naging tutuloy at payayamanin daw niya yung nanay, mama niya. Eh, kapan ako dyan. Huwag na natin idamay itong bata. Huwag natin idamay itong bata. Opo, huwag na. Walang alam yung bata. Naawa ako sa apo ko na yan. At sabi niya, nanay, yung kwan po eh ka, gusto kong matulungan si mama. Eh gusto raw po ata makabili ng sasakyan eh kasi yung kapatanak pong isa may nakabili ng dalawang sasakyan. Naiinggit po sige, siguro. Sige ma'am, newspeak muna sige kami. Sasamahan na po namin kayo sa kabanatuan at saka sa AMSLAI. Sige po. Sabi ko nga sa kanya, pag hindi nabalik yan, magpapakamatay na lang ako. Maglalaso na lang ako. Sige, sige. Nasabi ko po yan. Sige po. Sige. Okay, sige. Sige po. Alright, sige. Oh, so mag-news break muna tayo, Idol. Okay, samantala mga kapatid, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery there to compare. J&T Plasticware ang paborito mong plastic sumubaybay. Sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. And happy birthday to Marvin Lagdamin mula po yan sa Linus Salon. Diyan po sa may Tabon Nueva Ecija, lalong-lalo na po sa ating makeup artist to the stars na si Cesar Lino. Happy birthday! At sa lahat po na nagbe-birthday, happy birthday. At mga kapatid, ang Organic Azaay Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azaay Berry All Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azaay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide.
Philippine Standard Time, alas 3:04 ng hapon, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kayong nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan. Sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Time out muna sa stress at pagod. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa atin ng Robust Energy Capsule. Para sa extra energy, take Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula para sa tuloy-tuloy na lakas buong araw. Caffeine-free ito, kaya no worries na baka di ka makatulog. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas sa abot kayang halagang 15 pesos SRP per capsule. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay, kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako, Robust Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ang stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil ang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule, ilabas ang lakas! Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng iBerry. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Action, Action, Action News Update. Ang oras, 3:07 ng hapon, narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Umani ng iba't ibang reaksyon ng mistula o manong sexual reference ni Communication Secretary Martin Andanar sa mga miyembro ng European Union. Nagtungo sina Andanar at Presidential Communication Officer Assistant Secretary Chris Ablan sa London upang makipagkita sa Filipino community sa London kung saan siya nagsalita. Mistula o manong ginaya ni Andanar ang estilo ng pananalita ni Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin niyang ang mga maiingay ay palaseks at hanggang ingay lamang sila. Ayon kay Andanar, suportado ng mga prime ministers at presidents ng mga bansa si Pangulong Duterte at ang mga nasa baba lang ang maiingay dahil kulang sila sa sex. Pinatutsadahan din ni Andanar ang EU at sinabing ang kakulangan ng kredibilidad ang dahilan ng Brexit o desisyon ng United Kingdom upang humiwalay sa 28-member bloc. Samantala, tumaas umano ang pork barrel na isiningit sa General Appropriations Act. Sinabi sa Radyo 5 ni Act Representative Antonio Tinio na na-abolish ang PDAF subalit may nakasingit umanong pork barrel. Ang dati umanong 40 billion ay naging 50 billion pesos na sa 2018. Giit ni Tinio, binago lamang ang forma ng pork barrel subalit ito pa rin ang kahulugan at binibigyan pa rin ng karapatan ng mga mambabatas na tukuyin ang nais nilang proyekto sa sandaling lusot na ito sa GAA. Maliban sa 40 billion peso budget para sa free college education, may dagdag alokasyon umano ang DepEd na posibleng mapupunta sa pork barrel. Philippine Standard Time, 3:08 ng hapon. At siya ng mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry every day for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Bagot ka na ba sa traffic?
Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG. May diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalaga ang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel. Quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Go! Organic as a yeast. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Malagang paalala, ang Organic Asahi Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sa sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na! Take one capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo.
kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ay ki Taxi Squad member William Makinana, mabagal ang usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng Quezon Avenue mula Welcome Rotonda hanggang Araneta Underpass. Ngunit bahagyang luluwag ito paglampas ng underpass hanggang EDSA Quezon Avenue habang may kaayusan naman ang daloy ng mga motorista ng kabilang direksyon nito hanggang Banaue, Quezon City. Samantala, ang Taxi Squad member Eddie Duhay Lungsod, maayos at ginhawang sitwasyon ng trapiko sa kahabaan ng Meralco Avenue sa magkabilang direksyon. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina William Makinana at Eddie Duhay Lungsod para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubos Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubos Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubos Energy Capsule. Ang Rubos Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Rubos Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubos Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to! Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure,
Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay, kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol! Tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug Nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mabuhay pa lang sa kanya! Enjoy your honeymoon! Hindi nga sa pag-drive, ha? Honey, mababagka tayo! Saan? Kapag malabo ang mata. Walang forever. Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Kapag malinaw ang mata, may forever. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro yung dati-dati. Nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat-sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Tulad namin, iba't iba tayo ng laban sa buhay, kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Rubus Energy Capsule, kasabay ng tamang diet at exercise. Rubus Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Rubus Energy Capsule. Ang Rubus Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Rubus Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine free ito! Mahalagang paalala, ang Rubus Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ikaw ba ay taxi driver, construction worker, o di kaya ay call center agent? Iba-ibang profesyon, iba-iba din ang laban sa buhay. Kaya hindi talaga maiiwasan ng stress at pagod. Kaya kailangan natin ng lakas. Ang sikreto dito, Robust Energy Capsule. Dahil lang stress, talo yan. Ang pagod, knockout sa atin yan. Ang Robust Energy Capsule ay may Energy Boost formula na mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala tayong lahat dito dahil gawain ito ng ATC Healthcare, ang ating trusted life ally. Robust Energy Capsule. Ilabas ang lakas! I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning.
I choose TV5. I choose courage. We're transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. All right, we're back. At punta naman po tayo sa isa pang kaso. At ito, Idol, hindi ko na kinakaya. Kasi kung kanina magpinsan, ito naman magtatay ang magkarelasyon. Okay, andito po ngayon si Roy De Los Reyes. Kanina to sa Itimbre, sa Action sa Tanghali. Right. At pinabalik lang namin ito, Idol. In fact, akong nag-interview nito kahapon. Okay. Kaya alam ko ang kwento ni Roy De Los Reyes na isang security guard. Okay. At andito siya para humingi ng tulong tungkol daw po sa kanyang live-in partner na di umano'y may relasyon sa kanyang sariling tatay. Take note, sariling tatay, meaning biological, kaya hiling niya, e mapa-DNA test yung kanilang anak. Okay, wag na muna, hold na muna yung kanyang dating girlfriend. Pero si tatay, nakausap natin kanina yung kanyang dating live-in partner. Uh-oh. Si tatay naman, kausapin natin para kunan natin ng side. Ang sabi niya kasi, nahuli daw niya yung girlfriend niya at saka yung tatay ng girlfriend niya na magkapatong. Uh-oh. At nung mahuli niya sa akto, kasi hindi alam daw ng tatay at saka yung girlfriend niya na pauwi siya dahil may emergency siya, eh si tatay daw nakabrief at si yung kanyang girlfriend ay naka-shorts. At nung mabulaga niya, si tatay daw naglasing-lasingan. Timpla mo ako ng kape, yuhil, parang ganoon. So, para sa ngalan patas na papamahayag, kailangan magbigay din ng side si tatay. Mr. Eugelio Santos, magandang hapon po, Sir Eugelio. Sir Eugelio? Sir? Mr. Santos, magandang hapon po, Sir. Hello, Sir. Magandang hapon po. Sir, andito po ngayon si Roy De Los Reyes. Ito po yung dating live-in partner ng inyong anak. Ano po? Pa, pa. Ang sinasabi niya kasi kanina, para maging patas o kami rito, kailan makuha yung side ninyo, nahuli raw niya kayo na nakapatong sa inyong anak na girlfriend niya at that time. Apa, yung po sabi niya. Opo. Pakipaliwanag lang po, yung nahuli niya kayo na nakapatong sa anak niyo. Hello, sir. Sige po, pakipaliwanag po, sir. Kasi ang sabi niya, nahuli na, nakabrief lang daw kayo tapos yung anak nyo naka-shorts. Wala, sir, wala pong katotohanan po yung aming ginawa at hindi ng anak ko na kami may relasyon. Okay. Bakit po kayo nakapatong sa anak ninyo? Wala pong nangyari po, sir. At ako, umuwi po ako ng gabi dahil sa trabaho. Okay. Pero bakit po kayo nakabrief at doon nasa katabihon ninyo yung anak nyo? Gawa-gawa lang po niya yan. Hindi, ma'am. Sabi sir, lang po niya yan. Sir, inamin na po ng anak nyo kanina. Nakausap po namin si Yulin. Sabi ni Yulin, kayo raw po ay lasing at that time, kaya po kayo ay nandoon sa kama niya at naka-brief at siya ay naka-shorts. Inamin na niya yung po yun, sir. Ang gusto ko lang makuha naman yung side ninyo. Bakit nga kayo nandoon sa kama ng anak ninyo na naka-brief lang kayo? Nakausap niyo po ba yung anak ko, si Yulin? Opo, nakausap ko na po. Umamin na po siya. Pero ang sabi niya po, walang nangyari sa inyo. Nandun ka lang daw sa kama niya kasi nga po lasing kayo. Hindi ko po ginagawa yung ganung nangay. Okay. So walang katotohanan. Kasi sir, kaya pumunta dito si Mr. Roy De Los Reyes dahil gusto niya po ipa-DNA test yung anak nila ni Yulin dahil ang kanyang duda, baka hindi raw niya anak yun, baka anak niyo yun, ang anak mo. Kaya humingi siya ng ayuda. Yun po ang reason kung ba't kami tumatawag sa inyo. Sir. Opo, sir. Alam niyo po, sa totoo lang, iyan po, nagpaalam sa akin na maliligaw sa anak ko. Opo. Hindi po ako nagpumayag at gawa ng iyan po, nagsabi po siya sa akin na siya ay Muslim at siya ay na mama sa pano. Paano ko siya aanuhin na ligawan yung anak ko? Ando na nga ho. May nangyari na ho sa kanya. Sir, ang layo ng sagot nyo, sir. Sir, ang layo ng sagot nyo. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung inyo pong anak, kayo po ay nahuli na nakapatong sa inyong po, anak. Wala pong katotohanan po yun. Okay, walang katotohanan. Opo, opo. Pero paano po itong sinabi ng anak nyo mismo
na totoo yung tatay ko at saka ako nasa isang kama, New Year, mga New Year yon, lasing si tatay at nakabrief lang. Nandun wala sa po, wala ko. Po akong alam na ganun. So ibig sabihin, sinungaling po yung anak nyo? Eh, nakakausapin ko po yung anak ko. Nakakausapin ko po pag-uwi ko. Apo, kasi sinasabi ko rin kay Roy, bakit hindi mo Roy kinausap si Eugelio nung mga panahon na yon, nung makita mo, sabi niya, natakot ako, baka kuyugin ako ng mga kamag-anak ni Eugelio. At saka palagi siyang lasing. Gusto mong mag-usap kayo? Sige. Tay, mag-usap daw kayo. Sige, Roy, usap kayo ni tatay. Ano po itatawag ko? Ito, Pajik, no? Sa ginawa niyo sa akin ng anak mo, niloko niyo ako. Ngayon, dito na tayo sa NAP TV na tayo. Sana aminin niyong nahulita kayo ng anak mo. Wala ginarte ka na nag-ano ng kape, no? Walang katotohanan yung sinasabi. Wala katotohanan nga. Inamin na ni Yulin kanina at saka mag-amin ka na rin. Kasi ito, padinites yung bata. Naghingi po ako ng tulong kay Sir Rapi Tulpo. Kasi ako hindi na po nakin kaya eh. Kasi matulog ako, magtrabaho ako. Nakikita ko yung mukha nyo, kanyang posisyon nyo. January 20, 2016 po, naganap yon. Sige nga. Kung nangyari, dapat dinitratuhan mo kami. Oh, litra, hindi ko naman kakalain na mahulita kayong time na yun kasi galing ako duty po. Hindi po kailangan sa... Take up muna po. Hindi po kailangan sa duty namin doon ng cellphone. Kasi duty po yun, security guard po eh. May trabaho po ako, hindi ko po kailangan magdala ng cellphone lagi para hulihin talang ikaw. Wala sa plano yung pag-uwi ko doon at saka pag-huli ko sa inyo. That time na, na ano ta kayo. Gawa ka lang ng gulo sa aming pamilya. Hindi ako gumawa ng gulo. Ikaw ang gumawa ng gulo kasi ginawa mo yung katotohanan at saka hindi mo naman inaamin. Hindi totoo yung sinasabi mo. Dito tayo magkita po sa DNA test talaga. Kasi ang bata, wala akong naramdaman. Totoo yun. Ang nasa... Kung ini anak ko, ipag-drug test mo yung anak ko, yung api niya, yung bata. Yun nga po, tay. Ipapag-drug test po sa request niya po kasi wala siyang pera. Kaya ako na po mag-DNA test dun sa bata. At saka sa nanay, dun sa girlfriend nga niya. Para magkaalamanan kung yung ba'y talaga ay anak niya o anak ninyo na, na binibintang niya sa inyo. Opo, wala pong problema po yun. Okay lang po. Pati siyempre kayo tayo, kukunan din po kayo ng dugo. O, sige po. Or specimens pala. Opo. Okay sa inyo yun. Mm-hmm. Okay. So meron kayong gustong sabihin tayo kay Roy? Masasabi ko lang po sa kanya, sir. Kung siya man, kung tumahal niya yung anak ko, dapat hindi niya yung sinasaktan o pinagagalita pag umuwi siya ng bahay. Lasing pa siya. Eh pag nakikita ko, nagagalit nga ako sa kanya eh. Kaya kausapin ko, tumatakbo siya. Hello, Project. Ako, yung binugbog mo po yung anak mo, yung 2 months po, yung tiyan ng anak mo, naisip mo ba yon? Yung binugbog mo sa harap ko? Yung tumakbo ako doon walang tsinilas, yung inumuwi kong anak mo sa amin, sa kapatid ko, gusto mo ba? Ayaw mo akong kausapin, dahil tumakbo. Hindi kaya usapin. Pag ikaw kasi, pag kinakausap ka, inapaano mo agad ako, inatakot mo ako, tumatakbo ako walang tsinilas. Alam ng mga tao dyan, mga kapitbahay mo, tumatakbo ako walang tsinilas, mga gwardiya dyan, mga kasama ko. Nako, mga gwardiya dyan, alam nila tumatakbo ako. Bakit ka tumatakbo nang walang tsinelas? Inabol po ko ng kutsilyo, sir eh. Yung bakit? Dala ko yung bigas na 10 kilo. Bakit ka inabol? Wala kong alam, sir. Kasi magbibless sana ako. Pabless po. Magbibless ka sa kanya? Opo. Bidlayo kong inabol ng kutsilyo. Nandito yung sirang ulo. Anong ginagawa na sirang ulo yan dito? Ba't nandito? Ayun, niwan ko yung bigas, yung bag ko. Buti na lang yung babae ko, asawa ko. Dinala yung bag ko, doon ng pira ko. Ang bigas na 10 kilo nga binigay ko doon. So sir, bakit mo siya palaging hinahabol at ng kutsilyo at palaging wala siyang tsinelas pag tumakbo sa takot? Ba't mo siya hinahabol? Hello sir. Baka naman nagsiselos ka? Hindi po. Dahil nga po sa pag kinakausap niya yung anak ko, pinagagalitan niya po. Eh siyempre, kakausapin ko yung anak ko at saka siya. Hindi nga sir, ang sabi nga niya, binugbog mo raw yung anak mo ng buntis pa. Pinalo mo raw. Yung anak ko, binugbog ko? Inuwi ko sa bahay, 2 months. Nandoon ang bayaw ko, kag yung kapatid ko. Napapaano yung asawa mo? Binugbog ng ng tatay. Kaya may pasok pa sana ako ngayon sa trabaho ko. Hindi na ako nakapasok dahil inuuna ko yung anak mo. Napasang-pasa. Sinipa mo pa yun dyan. Naggalala ako doon, baka mano yung bata. Natandaan mo yan?
Ha? Natandaan mo yun? Alam mo, ang sarap mo talaga ng anin eh. Ay, nako. Hindi mo kung ano. Sa pakken. Ako, lumalaban ako sa matatanda. Sa kanila akong respeto sa tulad mo. Sariling anak mo, binugmog mo, yung bata doon. Ha? Kahit mailang taon pa mangyari to, hindi ko talaga makalimutan. Ginawa mo. Ha? Na paano mo ko? Sinungaling ka, Jake? Sinungaling ka? Hindi ka tao? Ayup ka! Ha? Ayup ka, nintay ka! Patayin ko. Sige, magsabi ka ng hindi maganda sa akin. Nako, Jake. Nako, makikinig lang ako. Ano? Alam mo, ang ginagawa mo sa akin, hindi ka tao. Hayop ka. Tinanggap yung anak mo. Wala ako may inano doon. Kahit may anak sa dati, minahal ko. Wala akong inano. Kahit isang kusi yung wala yon. Tinatanong ko lang, bakit nagkaano kayo ng tatay mo nagpapatong? May relasyon ba kayo? But umiyak siya. Ngayon, nagagalit ka. Tinatanong ko ang asawa mo, ang imong anak. Ngayon, tinatanong ko ang anak mo, ba't ka nagagalit sa akin? Tapos yung una pa lang, yung nagkiusap ako sa iyo, asawan ko anak mo kasi matanda na rin ako, gusto ko may asawa at saka mag-alaga kasi may trabaho naman ako. Ang lapit ng trabaho ko sa bahay niyo, ha? Ang swerte mo na nga kasi may trabaho ako malapit pa sa bahay mo. Tapos may sahod, tapos binibigay ko pa ang pira sa inyo. Tapos saan napupunta yung sinasabi niyo nga, yung binigay kong pira nga ipatayo lang, sabi mo ipatayo yung sa bahay, sa extension. Saan napunta yung pira niyon? Ha? Tapos sabi mo, pag uwi ko, tapos yung bahay, pagtingin ko, amo ganun pa rin, wala pa rin. Ang pira sana. Sige nga. Ikaw, sinungaling ka talagang tao ka. Walang katotohanan yung sinasabi mo. Lagi mo lang sinasabi, walang katotohanan. Kaya tatanong ko sa'yo, saan napunta ang pira? Saan napunta ang pira? Magpapatunay niya ang tao, ang kapitbahay namin. Ang kapitbahay mo, na, parang aso mo na rin. Kasi dahil naniwala sa'yo mga kuti-kuti. Alam mo, yung bilib ako doon kay Sir, kay Pre Ramon eh, kasi napayuan niya ako na parang asawa ka niya ng anak niya kasi yung time na natutulog may 5 months ang tiyan ha. Inapaiwalay mo kami ng tulugan. Nasa taas ako, yung papag na yun, sa ilalim kami. Tapos pinapaiwalay mo kami doon, kami sa papag, sa taas ako, doon ang anak mo. Tapos sabay mo ako tawanan. Sandali lang. So, pinaghiwalay kayo. Opo, sir. Yung anak niya sa baba, ikaw sa taas. Opo, sir. 5 months yung ano, tiyan. Bakit kayo pinaghiwalay niya? Nagsisilo, sir. Roy, ano naman yan? Naiinis ako sa iyo. Titingnan na kayo. Doon ka nga matulog sa taas. Oh, tapos yung asabay, huwag kang alis pa. Sabi ko, hindi, napaiwalay ito. Iwas na tayo kasi ano, baka oh, mamaya magbudado. Bakit mo pinaghiwalay, Yuhelio? Di ba? Hello, sir. Mag, ano sila? Magkasintaan? Ano ngayon kung katabi niya yung anak niyo? Total, hello, buntis naman. Hello, sir. Oh. So galit siya, so palagi yung pinaghiwalay niya kayo. Oye, sir, gano'n sir, 5 months ang tenyo, sir. Doon ako na gano'n, sir. Ano sabi niya? Roy, maghiwalay ka kayo ni Yulin. Nainis ako sa inyo, pag nakikita ta kayo eh. Na magkatabi? Oh, may mga tao pa yun, sir, nga taga doon sa kanila. Mga so ikaw matutulog sa taas, sa cutbed, siya sa baba? Oh, sir. Si Mrs., si girlfriend? Yung asawa ko, sir, doon sa baba. Ikaw sa taas? Oh. Si tatay saan? Sa ano sir, sa sahig, kasama yung anak mo, ano, kasi maliit lang po talaga sir eh, parang kwadrado lang. Si tatay, katabi niya anak niya? Oo, katabi po. Tapos ikaw? Sa taas po. Pinaki sa taas? Oo, hindi, yung anak sir, yung, di ba magkatabi kami na anak, ng asawa ko. Ngayon, si tatay na to, doon sila natutulog na asawa rin. Ngayon, kasi makikita niya po kami doon sa may, ano, papag, natutulog. Ngayon, gusto niya, paiwalayin kami tulog, doon ako sa taas, yung anak niya dyan lang. Bakit daw? Naiinis daw siya eh, pag nakita niya daw kami eh. So hindi niya ma-take na magkatabi kayo ng anak niya? Na kahit nabuntis na yung anak niya sa inyo? Hindi, wala siyang pakialam doon. Basta magwalay lang daw kami ng tulugan. Tapos ayusin ko na ang trabaho. Eh, naka-duty pa naman ako. So, sir, bakit niyo pinaghiwalay silang dalawa? Ayaw niyo magkatabi silang matulog? Wala po akong sinasabi sa kanyang ganun. Okay, sige, wala. Anyway, tapusin natin to. So, Sir Roy, tulad ng pangako kanina, maghahanap ako ng isang kilalang lab test na para ipa-DNA test yung baby ninyo. Salamat po, sir. Kakailanganin siyempre specimen ni Mrs. Pumayag na si Mrs. o si girlfriend pumayag na si dating live-in partner. Kaya din tayo, payag ba kayo makunan din ng specimen? Sige po. Okay. Sige, schedule po namin yan, ha. Kontakin po namin kayo. Sir Eugelio, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin, ha. Okay po. Magandang hapon po, Sir Eugelio. Okay, magandang hapon din po. Opo, sir. So, Sir Roy, sige po, punta ko kayo dun sa kabilang booth. Salamat ngayon po mismo, magtatawag na kami ng lab
schedule po natin next week. Salamat po, sir. So, mabilis lang po yan. Wala pang one week, sir. Lalabas na yung result. Salamat po, sir. Ako pong gagastos. Salamat po. Sarili kong pera. Okay, sige po. Maraming salamat po, sir. Yes, sir. Tata! Wonder! Okay, sige. Mag-follow up naman tayo this time. Follow up. Okay, ito yung kahapon, Idol, na medyo kinapos tayo sa oras kung saan, eh, di ba may mga pumunta dito dahil yung mga anak nila ay nakakulong. Dahil sinasabi nga daw na nasaksak yung anak ni Chairman. Ito okay. Yun, ano, kasi kahapon, kapos na sa oras at minamadali natin dahil time na ni Nanay. Mm-hmm. Siyempre nahiya tayo na kakain tayo sa oras ni Nanay. Ang kwento dito, Nins, nung nasa kabilang booth na tayo, kinakausap ko yung isa sa mga nanay. Oo. Sabi nung isang nanay, yung anak niya umamin. Mm-mm. Na yun talaga ang nagsaksak sa anak ni Chairman. Oo. Pero ang sinasabi nung bata na umamin, yung tatlo pa na nakakulong, inabsuelto niya na hindi ko kasama yan. Oo. Huwag niyong ikulong yan dahil hindi ko kasama yan. Mm-mm. Ang pinanlalaban naman kasi ni chairman at ni police ay sapagkat pinakita daw yung litrato doon sa victim. Oo. Na saksak. Habang nasa ospital. Ang sabi ko nga, eh, maraming magkakamuka sa litrato, hindi mo talaga maasahan yan. In fact, nung sa kabilang booth yesterday, nung makausap ko si chairman, sabi ni chairman, nung pinapakita daw yung litrato sa kanyang anak, ito pa ngayon ang pasabog. Yung kanyang anak ay under sedation. Ah. Nag-guess mo? Mm-mm. Under sedation sa anesthesia. Mm-mm. Dahil nga doon sa mga groggy pa. Ano, groggy pa. Mm-mm. So nung pinakita, inamin ni chairman, nung pinakita yung mga picture, groggy yung kanyang anak at under sedation. Uh-oh. So mas lalo na, kung yung picture nga na hindi under sedation, at yung bata ay nabubugbog sarado, eh mahirapan agad yung bata na makapag-identify, makakonect ng 1 plus 1. Eh yung pa kaya under sedation. So, iniling natin na pakawalan na lang yung mga nakakulong na sinasabi nga nung suspect na talagang umamin na hindi niya kasama. Si Chairman pumapayag na. Chairman Villa Diego, magandang hapon po, Chairman. Sir. Chairman? Hello. Chairman. Ay, Idol. Yes, sir. Sir, hindi na pala pwedeng mapalabas yung dalawa pang nakakulong. Dalawa ba yun o tatlo? Tatlo pa. Tatlo. Kasi sir, na-inquest na pala. Opo, opo. Okay. So, Chairman, meron ho kayong maitutulong dito? Well, of course, kami po magbibigay ng legal assistance. Sa akin po, sir, tulpo. Opo. Baka po yung, ano, yung kasi, yung isang nahuna ko na kutsilyo ko, sabihin niya kung sino yung mga iba pa. Kung talagang hindi involved itong, ano, itong sinasabing estudyante, opo, wala pong problema. Good, good. Kaya nga po, yun nga po. Yung pong suspect na nahulihan ng kutsilyo, opo, ituturo niya po kung sino pa ibang mga kasabot niya. Oo, yun, no. Opo. Yun, no. Pero sir, opo, pag ginawa niya po yun, yung pong mga sinasabi niyang hindi talaga niya kasama, sir, tulungan po natin na maabsuelto. Pwede, sir. Ako po ay willing makipag-coordinate. At ako po naman, eh, talagang, kung talagang hindi naman totoo na hindi sila, walang problema. On that time na ako sila, sila ko magkakasama, magkakatabi, nagtatawanan. Apo. On that time na mahuli ko po sila. Pero, pero sir, ang sinasabi mismo nung suspect na nahulihan niyo po ng kutsilyo na umamin po talaga na siya ay isa sa mga suspect. Ano po? Inaabsuelto niya po yung tatlo pa. Di ba sir, pag ang isang tao, isang suspect, ituturo niya mga kasama niya para, di ba, pag panagutan natin ito lahat, ba't ako lang magdusa sa kasalanan ko? Basta sa akin po, Sir Tulpo, basta ituro niya kung sino talaga yung totoo. Wala po tayong pag-uusapan. Sige, sir. Kapag halimbawa, sir, nakaturo siya ng talagang kanya mga kasabot at pinaninigan niya na yung mga nakakulong na sinampahan po ng kaso ngayon, na sinasabi nga nitong suspect, actual suspect, o yung suspect na talaga nahulihan yung kutsilyo, na hindi ko makasama yan. Sir, pakitulungan lang maabsuelto naman sila. Yung kaibigan ko pong piskal, okay, sige. Wala pong problema yun. Sige po. Sige. Po, sige po. Wala po tayong problema. Sige, Chairman, maraming salamat ulit, Chairman. Ha? Okay. Magandang hapon po, Chairman. More power to you, sir. Opo, sir. Opo, sir. Thank you! At ako naman, hindi ko masisisi, Chairman, bilang isang tatay, of course,
sino ba naman ang tatay na eh, kapag may nangyari sa kanyang anak, eh, maging pabaya na lang, maging pabonjing-bonjing, relax na lang, bahala na kayo dyan. Hindi, siyempre maging involved ka rin. Dapat, oo. Tama, lalo, sa eh, investigasyon. Chairman siya. Mahanap lalo. Kung sino talagang gumawa ng yung karahasan sa iyong anak. At ang kaigyan dito kay chairman, very cooperative siya. Oo. Kasi siyempre gusto mo talagang yung right justice. Exactly. Correct. Ma'am Antonia Sinfuego. Hello, Ma'am Antonia. Nagka-chance po kami ulit na makausap niyo. Opo, opo. Hindi so, po kagabi pagpunta ko doon, nakita ko yung anak ko, kalbulap po siya. Okay. Kasi nga, Nain. Mga karang po siyang kriminal lang, totoo po. Opo. Eh, alis pa naman po ako. Wala na po akong asawa. Ako lang mag-isang kumakayod sa amin. Eh, paano po yun kung aalis na ako? Nandun ba po yung anak ko? Hindi na nga po. Ako sa kapatulong. Ma'am, bukas na bukas, ma'am, kukontak po kami sa prosecutor's office sa tulong po ni chairman. Damag po. At kukuha din po tayo ng isang abogado na magbibigay po ng free legal assistance para mapakawalan po yung inyong anak. At total, yung suspect po mismo na inahulihan po ng kutsilyo na sinasabing yun po talaga yung nanaksak, eh, magbibigay ng statement ulit na talagang inaabsuelto yung mga anak nyo. Okay? Okay po, sir. Sige po, sige po. Maraming salamat po, sir. Pumayag naman po si chairman. Ang kaigiyan po nito, si chairman po ay pumayag naman mag-cooperate. Okay, okay, sige. Salamat po, ma'am, ha. Salamat din po. God bless you po. Opo, ma'am. Thank you. Okay. Okay, at isa pang follow-up, Idol. Sige. Kasi parang na-eri na ata natin to, tama? Ito yung isang may lumapit sa atin ng mga bata. Okay. Dalawang minor de edad, kung hindi ako nagkakamali, ito yung na lumapit sa atin dahil sinasabing sinasaktan siya no kanyang tatay. O, habang yung nanay niya na isang OFW na sa ibang bansa, at di ba sinasabi ngang nakikipag video call pa si tatay habang nakarap sila, yung mga bata, ito na yun. Sandali, hindi ko matandaan. Di ba, Idol? Merong isang lalaki na estudyante at saka yung babae daw na inuuntog nung tatay nila, at habang si nanay nga nila nasa ibang bansa, nakausap mo rin yun on air, OFW, tapos ito ngang si tatay, hindi natin ata siya nakontak noon, de lobat. Tapos sinasabing nagvi-video call pa habang kausap niya si other woman, si girlfriend ni tatay. Tapos binubugbog niya yung mga anak niya. Oo. Nakarap yung mga anak na naalala ko na to. Sir Michael, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Okay, so pumunta ko kayo rito para magbigay po ng sign niyo. Opo, sir. Sige, sir. Magsalita kayo, nakikinig na po si Mrs. At wala, sir, ang sinasabi niyang binubugbog ko yung mga anak ko, sinasabi lang niya yun, sir, kasi mayroon mo, sir, inutusan yung mga anak ko para mag-file ng child abuse para galing sa akin. Kasi mag-abroad kasi ako, sir, eh. Parang okay. Pinapalabas niya para di ako malis. Kaya ganun, sir, ginagamit niya yung mga anak ko. Okay. Miss Marites? Hello, Ma'am Marites? Hello, ba? Ma'am, pakipatay po yung inyo pong ano monitor para hindi yung magkaroon ng delayed. Sige po. At feedback dito. Okay. Opo. Sige, usap po kayo, ma'am. Kasi sabi niya, ayaw mo raw siyang paalisin, papuntayin na abroad, kaya sinisiraan niyo siya. Usap po kayong dalawa. Ano sinisiraan po? Sige po, pwede ko po siya makausap sige, po? Sige, usap po kayo. Magsalita ka na. Ano na? Ano ba yung pinagsasabi mo? Ba't ginaganyan mo mga anak mo? Wala akong sinasabi sa mga anak mo. Mga anak mo mismo ang nagsusumbong dito sa akin. Susumbong sa'yo? Tapos, alam mo, ngayon, may information ako na sinusundo hatid mo pa ang babae mo. May ebidensya ka ba? O, bakit? Wala ka naman ebidensya. May ebidensya ako? Yung number na niya. Sa ano cellphone mo. Di ba kinausap niyo na yung babae? Kinausap yung babae. Kinausap pero hindi lang, pa rin kayo diba? Tumitigil. Ano hindi tumitigil? Tumigil na ako. Kaya ako pumunta rito, umarap ako rito para ilad ko rin yung para sa akin kasi ang mga pinopost mo, mga kamag-anak ko na sinasabihin ako bakit ganyan yung asawa mo mag-post. Ang dami mo pinopost. Nasisira na ako sa trabaho ko, nasisira na. Pinapatanggal mo pa ako sa trabaho ko. Pinapatanggal mo pa ako. Sabihin mo nga sa akin, di ba, nung una pa lang sinabi ko sa'yo pa, nagmamakaawa ako sa'yo pa. Nagmamakaawa ka sa akin. Nagmamakaawa ka sa'yo kasi... Tapusin mo yan yung sa babae. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sabi ko lang sa'yo para sa pamilya mo. Ano ang sabi mo? Hindi mo mahiwalayan yung babae? Tapos,
nagsasabi ka sa akin na hahatid sundan mo yung babae. Alam mo? Na may nangyayari sa inyo na nagpukuntong ka para hindi mabuntis ang babae. Ngayon, yung babae nagsasabi dito sa akin na buntis siya. Ipaglalaban niya yung anak niya. Alam mo ba yung sinasabi mo? Alam. Alam mo ba yung sinasabi din ng babae? Ha? Ha? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko rin ang sinasabi ng babae. Oh, bakit ako ba nagsabi noon? Ayaw ko makiwalay tayong dalawa. Ayaw ko makiwalay tayong dalawa. Kaya nga, ako gusto kong ayusin natin, pero ikaw ang nagmamatigas. Ayaw ko na nga. Nakikipag-iwalay na nga ako sa'yo kasi sobra ka na. Pag nag-aaway tayo, pinupost mo sa Facebook. Nakakahiya. 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 Ang kawawa. Oo nga, alam ko, kawawa yung mga bata. Pero, yung pinupost mo sa Facebook, pag nag-aaway tayo, tigilan mo na yan. Kasi ginawa mo na yan. Muntik na akong kasuhan ng dati kong employer sa ginawa mo. Ha? Okay, ito. Sandali po, makausap natin yung isa sa mga anak. Ano? Okay, alias na lang, lalaki ba ito, babae? Boy? Ha? Babae? Lalaki, sir. Okay. Babae. Hello? Hello? Okay. Ayun, pangalawa ko, sir. Sige. Alias na lang. Alias Eileen na lang. Okay. Andito si tatay mo at sinasabi niyang hindi raw totoo na sinasaktan niya kayo? Sinaktan niya po ako unang beses po. Isang beses lang yan, sir. Isang beses. Anong klaseng pananakit ang ginawa sa'yo? Yung nangingilang po ako ng pang-project po, pero sinigawan niya po, tapos bigla niya po inuntog sa pader. Grabe ka naman, anak. Inuntog ka sa pader. Dahil lang humingi ka ng pang-project. Opo. First, isang beses lang niya ginawa yon. Opo. Sa iba pang kapatid mo, ginawa, sinasaktan din niya? Kay kuya lang po. Anong? Minumura niya lang po si kuya. Hindi sinasaktan. Ikaw lang sinaktan. Opo. Ba't niya minura yung kuya mo? Hindi ko rin. Sinasagot ako, sir. Pabalang niya, sir. Okay. May galit ba kayo sa tatay niyo? Alias Eileen? Meron konti po. Konti. Pero mapapatawad mo ba siya? Hindi ko rin po alam. Pero gusto mo ba magkabalikan si tatay at nanay mo? Gusto po. Sige, kausapin mo silang parehong dalawa. Kausapin mo muna yung nanay mo. Sige. Mama Rites, kakausapin ka raw ng anak mo, si Miss Eileen. Sige po. Sige, Miss Eileen. Sige, kausapin mo na si nanay mo. Ma. Sana magkaayos na kayo ni Papa. Anak, alam mo kung gaano ko kamahal yung Papa mo. Pero anong ginagawa niya? Sinaktan niya ako. Nagpapaalam ko sa akin na susunduin niya yung babae. Ano ang maramdaman ko? Tapos nagmamakaawa ako sa kanya. Huwag kayo iwan. Papalik natin yung tama na, yung buwan natin. Yung yung pamilya natin. Sabi ko lang ganun sa kanya, pero ano ginawa niya? Nagbaha yung babae ng isang account na siya mismo yung cover picture. Sige, ano yung maramdaman ko? Sige nga! Tapos, kung ano natin ang sinasabi ng babae na punti siya, ipaglalaban niya yung lalaki. Mahal na mahal siya ng lalaki. Ang lalaki ang nagahabol sa kanya. Okay, Mama Rites, makasingit, Mama Rites. So, ayaw niyo po pakinggan yung pakiusap po ng inyong anak na sana magkabalikan na po kayo daw ng kanyang tatay. Sir, alam mo, sir, mahal na mahal ko yung asawa ko, sir. Lumpang-usap akong katangbalikan sa kanya. Pero, ganun, hindi naman sa sir ko matigil, sir. Okay, sandali po. Ikaw ba willing na magkipagbalikan na lang kay Miss Marites? Kalimutan na yung mga problema niyo in the past. Alang-alang dito sa anak niyo, nakikiusap itong babae niyong anak, bunso. At wala, sir, ayaw ko na. Ayaw mo na rin? Kasi ganun na ganun pa rin ang sir mangyayari sitwasyon eh. Kasi kabisado ko po yung ugali niyan. Simula sa pool, pinaglaban ko siya sa magulang ko, pinili ko siya, pero anong ginawa niya? Hanggang namatay na lang yung magulang ko na may nanakit sa akin. Kasi pinili ko siya. Pero hindi ba kayo naawa sa mga anak niyo? Sir, wala problema po sa mga anak ko. Susuportahan ko yan hanggat may trabaho ako. Pero ang ginagawa niya, pinapatanggal niya ako sa trabaho. Paano ko masusuportahan yung mga anak ko? Kaya kanya pinatatanggal sa trabaho kasi meron kang kalukuhan. Oo nga, sir, inaamin ko naman kung may ginawa. Siyempre, alangan ba naman yung ginawa mong kalukuhan, kukonsinti niya. Sabi niya, okay, go ahead, magandang ginagawa mo. Keep on going. Hindi naman ganun. Siyempre, nasaktan itong misis mo. Gagawa ng mga hakbang na para masaktan ka rin, which is patatanggal ka sa trabaho para madala ka. Nagawa ko naman, sir, kasi siya marami rin ka-video call kasi, sir, sa ibang bansa, eh.
Ah, meron din. Opo, mga lalaki po. At saka ito po, sir. Ngayon, may nagsasak sa akin dito na hinahatid sundo niya yung babae. Okay. Nanghihingi yung babae sa akin ng pera kasi may gagamitin daw. Okay. Alam niya daw kung saan. Sige, sandali po, sandali po, sandali po, sandali po. Ayoko narinig ito ng anak niyo. Alias Eileen, Neng? Po. Okay, pasensya na ha. Mukhang hindi ata magkaayos sa ngayon itong tatay-nanay mo. Okay? Bibitiwan na kita sa telepono. Ayoko narinig mo itong away ng tatay-nanay mo. Hindi maganda. Okay? Po. Salamat sa pagtanggap ng tawag namin. Ingat ka ha. Thank you po. Okay, magandang hapon sa iyo. Alright. Mukhang hindi natin maayos. Sige. Anong gusto niyo mangyari, Ms. Marites, ngayon dito kay Michael? Samahan ko po ng kaso po. Kunin ko po yung isang taon ko po na hinirapan. Yung isang taon ko po, isang taon na tatlong buwan ko pong pinaghirapan. Tapos po, kung ayaw niya na talaga. Sige po, yung motor ibalik niya. Kasi akin na pera po yan. Yan po ang ginagamit niya pang hatid sundo po sa babae niya. Sir, ano sir ang mapanan ko sa kanya? Maramdaman ko. Una pa lang sir, nagsabi ako ma'am, sa kanya. Ma'am, kasal ho kayo. Pag nakahiwalay po kayo, lahat ng property niyo, 50-50 ho yan. Hindi ho pwedeng mapunta sa iyo lang. Kailangan ho pag-uusapan yan, hati kayo. Kahit na ma'am, kahit na pera mo yon, pero kayo po'y kasal, nung kayo po'y kasal, dinala nyo po yung mga property nyo, lahat ng mga property nyo, dinala nyo nung kayo magkaasawa, paghiwalay ho ninyo, hati po kayo niyan. Ba't di mo aminin na ano, na mayroon ka rin mga video call dyan? Pa, alam mo pa, sinasabi ko sa'yo, wala akong tinatago dito, kahit sabihin mo pa yan sila Rhea, sila Ronalyn. Kahit sabihin mo sa akin. Okay, sandali lang. Okay, yung anak nyo lalaki tumatawag at gusto rong may gusto sasabihin yung pangalan yung anak. Ilan taon na ba itong pangalan yung anak? Mag-7 din, sir. Okay. Hello? Si Boy na lang. Hello, Boy? Hello? Hello? Okay, meron ka raw gustong sabihin sa tatay mo? Oh, yes po. Can I speak now po? Sige po, go ahead po. Oh, yes. Hey, my father. My very, very, very good father. Kung ano man yung mga sinasabi mo dyan sa radyo ngayon, it is so impractical, you know, na hindi naman sa tuwing iniiwan mo kami, wala ka namang iniiwan. Yung gutom na kami, kahit yung mga tao sa bahay, ay yung mga nagpapakain na lang sa amin. And hello, for your sake of your knowledge, you don't own everything you have because it's my mother. Because you are not the person who buy it all. The money or everything that you buy is came from my mother's money and not yours. So stop acting like you're a freaking shit. Huh? And please, stop it. Ganda ng tinuro sa inyo. Oh, ay, naku, nasupalpal ka doon ng anak mo. Ganda ng tinuro. Hindi tinuruan yun, tay. May isip na tong 17 years old na ito. Nga, alam niya sinasabi niya. Anong reaction mo doon sa sinabi ng anak mo? Masakit yun ah. Iyan mo lang, sir. Tatanggapin ko lahat yan kung anong inaano nila sa akin, sir. Basta wala na akong magagawa. Huwag ko sa'yo, sir. Humingi ka ng sorry sa mga anak mo. Humingi ka ng sorry sa misis mo. Kung kaya pang pag-ayosin, kung hindi na, then magkahiwalay kayo. Dapat mag-imaayos pag-iwalay nyo. Boy, salamat sa'yo ha. Doon sa panganay. Magandang hapon sa'yo. Salamat sa pagtawag. Magandang hapon. Thank you. Ingat. Yes, ingat po kayo. Ingat. Okay. So, Ma'am Marites. Po. Sige po, tutulungan po namin kayo doon po sa mga gusto nyo mangyari. Kailangan lang po namin ng SPA, Special Power of Attorney, kasi po nasa ibang bansa kayo. Sa oras na matanggap po namin yung kung sino pong gusto nyo representative, isang pa po namin yung kasong alaban po sa inyong mister. Okay? Opo, sige po. Ayaw nyo naman po makipagbalikan. O sige po, isampahan ko pa siya ng kaso. At saka yung motor po, pakisabi na lang po. Pero Ma'am Marites, halimbawa na lang, siya ay humingi ng sorry at magipagbalikan sa iyo. Halimbawa lang, kunyari na lang, example, pwede pa ba? Sir, sabi ko nga sa kanya, sir, bukas po kami, nandito po kami naghihintay sa kanya. Maging okay lang siya. Hinihintay natin siya, sir. Pero siya, sir, ang nagmamatigas. Ano oras siya? Umalis siya kanong isang araw, sir? Alas 5, alas 6. Ano oras siya umuwi? Alas 12, alas 1. Okay, so ibig sabihin, mahal mo pa si Miss... Pero, Miss Marites, mahal mo pa rin to si Michael? Yes, sir. Okay. Michael, mahal ka pa ni Mrs. Ikaw pa lang nagiging ano ba tawag niyan? Pariwari. Ano? Yes. Palaboy. Siya lang naman po, sir, ang gumawa, sir, ng kalokohan, sir. Wala kaming problema, sir. Wala kaming problema. Ikaw ang nagpariwara, sir. Sir Michael. Itigil mo lang yung pagpo-post mo. Nakakaya eh. Okay, sige. Sandali lang. Kung itigil ni Mrs. ang pagpo-post at ititigil mo yung iyong pambababae, solve na ba? Pwede na ba kayo magbalikan? Baka siguro, sir. Okay.
Palakpakan mo, Nins. Ayun, oo. Okay, ma'am. Ayun naman pala eh. Ma'am, maayos natin to. I-involve po natin yung inyong mga anak. Sige po, wag na ho dito. Kunan sa oras. Ma'am, sandali, wala na. Gagawa po kami ng paraan na pagharapin ko po kayo kasama yung mga anak ninyo na sana po ang panalangin po namin dito na magkakabalikan kayo, magkaayos na po kayo, magkabuo na yung pamilya nyo. Okay, ma'am? Okay po, sir. Sir, ma'am, wala na oras. Salamat po, Ms. Marites. Huwag nyo po ibabang telepono. Tutuloy po natin pag-uusap off-air kasama si Mister. Ma'am, magandang hapon sige po, ma'am. Po, sir. Sige po, sir. Sir Michael, salamat po, sir. Punta ka doon sa kabilang booth, pag-usapin ko yung dalawa ng masinsinan. Okay. Ayan, walang matigas na batok sa mga nagmamahalan. Sige. Yes. Okay. Ang maganda nito, si Mrs. Mahal pa rin siya. Si Mrs. Mahal talaga siya, sa totoo lang. Matigas kaya na itong si Mister. Sana huwag na siyang magmatigas. Pero maganda yung sinabi ng panganay na anak, ano? Oo. Matindi yun. Bullseye yun. Bullseye yung sinabi ng anak na lalaki. Mm. Tagas. Ano? Tagus. Tagus ano sa buto. Yan? Sa buto. Mm-hmm. Matalino yung lalaki. Correct. Okay. Sige, si Nanay Christy Fermin po susunod na kasama niya si Mr. Ronnie Carrasco at Wendell Alvarez sa Christopher Minute. Ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos. Rafi Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino. Sigurado na uubong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang dahil walang ligtas.